Hindi niyo po ba napansin na kahit na anong gawin natin, meron at meron maiinggit sa atin? Amen? Maganda ka, may maiinggit sa'yo. Guwapo ka, may maiinggit sa'yo. Magandang trabaho mo, may maiinggit sa'yo. Masipag ka, may maiinggit sa'yo. Masarap kang kumain, may maiinggit sa iyo. Napatapos mo ang iyong mga anak, may maiinggit sa iyo. Magbakasyon ka lang, may maiinggit sa iyo. Nagso-serve ka sa simbahan, may maiinggit sa iyo. At minsan, nananahimik ka lang, mayroong pa maiinggit sa iyo. Normal po at parte ng ating buhay ang inggit. Isang kahinaan niya ng ating pagkatao. Merong taong naiinggit dahil nakakalimutan nilang tignan yung kanilang blessing at palagi silang nakatingin sa blessing ng iba. Yun nga yung nakakatawa eh. Yun nga yung nakakapagtaka. Hindi niyo po ba napansin? May kanya-kanya na tayong blessing. Pero bakit hindi pa tayo makontento, hindi pa natin kayang maging masaya at magpasalamat sa blessing na tinatanggap natin? Kumisa nga ang malungkot na kwento, kung sino pa yung maraming blessing, sila pa yung inggitin. Hindi po ba? Kung sino yung hindi naman dapat naiinggit, sila pa yung mga inggitera, inggitero sa iba. Kamukha po ni Haring Saul, narinig natin sa unang pagbasa. Sumakit daw ang loob niya, nagalit siya dito kay David. Eh natalo na nga ni David yung kalaban nila, salamat sa kanya, sa kanyang katapatan, sa kanyang lakas ng loob, sa kanyang tapang. Pero bakit daw nainggit itong si Haring Saul? Eh kasi narinig niya yung mga tao, kumakanta sila, nagdidiwang sila. Anong sabi ng mga tao? Si Haring Saul, nakapatay, nakapuksa ng libo-libo. Pero itong si David, 10,000. Ah, biglang kinumpara nitong si Haring Saul ang sarili niya dito sa bata na si David. Tingnan niyo po yung epekto ng inggit. Noong pumasok ang galit at sakit ng loob kay Haring Saul, bigla-bigla nagplano siya. Paano kaya niya papatayin at aalisin itong si David? Mag-ingat po tayo mga kapatid, dahil pag pumasok ang inggit sa atin, makakapatay ka. At sa proseso, namamatay din ang ating kaluluwa. Mga kapatid, tatlong paalaala lang po pag meron taong naiinggit sa atin. Una, mag-ingat tayo sa mga taong inggit. Be careful. Kung nararamdaman mo na, kung alam mo, may naiinggit sa iyo, aba umiwas-iwas ka muna sa kanila. Mas maganda na yung nag-iingat kesa sa pabaya ka. At may katotohanan, maninira at maninira ang taong inggit. Eh basahin niyo po, buksan yung inyong Biblia. Marami kayong makikitang kwentong ganyan. Ang unang pagkakasala pa lang, kumaalala niyo po ang magkapatid na si Cain at si Abel. Nainggit si Cain dito sa kapatid niya si Abel dahil mas ginusto daw ng Diyos ang alay ni Abel at hindi pinansin ng Diyos yung alay ni Cain. Kasalanan din naman ni Cain. Kung babasain niyo po yung kwentong yon, kasi ang inalay niya sa Diyos, hindi yung pinakamaganda, hindi yung pinakaunang bunga. Pero bakit nagustuhan ni Yahweh yung alay ni Abel? Kasi ang binigay niya sa Diyos, yung unang bunga ng kapaguran niya, yung pinakamaganda sa kanyang mga alaga. Tingnan niyo po. Dahil sa inggit ni Cain kay Abel, pinatay niya kahit na kadugo niya, kahit na kapatid niya. Mag-ingat po tayo. Kasi pag merong inggit, walang kapatid. Walang kamag-anak. Hindi mo nakikita na kapatid mo yan, hindi mo nakikita kamag-anak mo yan, wala kang pakialam. Dahil pag inggit ka, mabubulag ka sa galit. Amen, kapatid? Mas maganda ng mag-ingat. Kaya pag merong nag-iinggit, lumayo-layo ka muna sa kanila. Pero pangalawa, manatili ka pa ring masaya.
Hindi naman ibig sabihin pag nag-iingat ka sa mga taong naiinggit ay babawasan mo na ang iyong tuwa at galak. Do not mute your happiness because some people are envious and jealous of you. Ganyan tayo mga tao eh. Para maiwasan natin na kainggitan tayo, tatahimik na lang tayo. Magtatago na lang tayo. Hindi natin ipapahalata na tayo ay masaya. Mga kapatid, kung masaya ka, edi magsaya ka. Kung gusto mong magdiwang, edi mag-celebrate ka. Kung gusto mong mag-enjoy, edi mag-enjoy ka sa iyong buhay. Huwag mong itatago ang iyong tuwa, ang iyong galak. Ipakita mo. Bakit? Dahil ba may naiinggit sa iyo? Bawal ka nang ngumiti at tumawa? Dahil ba may naiinggit sa iyo? Hindi ka na poporma o magpapaganda? Dahil ba may naiinggit sa iyo? Hindi ka na dapat kumain ng masarap? Bakit? Yung bang mga naiinggit sa iyo, hinahawakan nila ang iyong kaluluwa? Sila bang may nagmamay-ari ng iyong buhay? You do not owe anything to these people. Remember that. Huwag kang magpapadikta sa mga taong naiinggit sa iyo. Celebrate life. Enjoy life. Thank the Lord for His graces. Pero maganda na rin po yung humble ka. Nagpapakumbaba ka. Maging kamukha natin ang ating Panginoon na hindi siya nagpa-apekto sa mga taong naiinggit at naninira sa Kanya. Pag ayaw ang ating Panginoon, anong ginagawa niya? E de, umaalis siya at pumupunta siya doon sa mga taong sumusuporta sa Kanya at pinagpapatuloy niya ang Kanyang misyon. Diba, maalala niyo din po ng ating Panginoon, pag nakikikain siya sa mga makasalanan, palagi siyang kinukot siya, palagi siyang nilalait. Pero, kumakain pa rin na masarap ang ating Panginoon. Magandang aral po yan. Huwag mong pipigilan ang iyong tuwa. Huwag mong sisirain ang iyong saya dahil lang sa mga inggitero at inggitera. Amen? Pangatlo at kahuli-hulihan, huwag ka ding mag-alala. Do not worry when people are envious of you. Dahil tandaan niyo po, kung meron mga taong ayaw sa iyo, meron pa rin mga taong gusto ka. If you have your bashers, you will also have your supporters. At tandaan niyo po ito, hindi naman tayo yung makakapagbago sa isip at puso ng mga inggitero at inggitera. Maniwala tayo na ang Diyos gumagawa ng paraan para gawing mas mabuti ang kanilang kaisipan at ng kalooban. Believe that God is doing something to transform and change these envious people. Kanyo naman pong agad huhusgahan at ikokondem ang mga taong naiinggit. Unawain pa rin natin sila. At dapat nga, kahit na naiinggit sila, tayo maging masaya. Tandaan niyo po ito mga kapatid. Huwag kang madidepress dahil lang may naiinggit sa'yo. Dahil isa lang ibig sabihin, pag may taong inggit sa'yo, merong kang blessing na gusto nilang makuha. Remember, my dear friends, that when you are faithful, many times it will steer the bad spirits in people. Kaya nagre-react yung ibang tao sa iyo, eh dahil nakikita din nila yung kanilang mga pagkukulang. Huwag ka masyado mag-alala dahil tandaan mo din na walang magagawa ang mga naninira sa iyo para tanggapin mo yung grasya na para sa iyo. Kahit na anong gawin ng ibang tao para siraan ka. Kung tapat ka sa Diyos, kung wala kang inagarabyadong tao, kung wala kang sinasaktan na iba, kung alam mo naman malinis ang iyong konsensya, pagpatuloy mo lang. Dahil ang Diyos naman ang may hawak ng lahat. Nasa palad ng Diyos ang iyong pagpapala. Wala sa palad ng ibang tao. Mga kapatid, pagpatuloy po natin ang ating mabuting ginagawa. Hayaan mo lang yung mga taong naiinggit sa iyo. Pinakamagandang gawin ay ipagdasal natin sila. At kung man ikaw ay isa sa mga taong naiinggit, kapatid, hindi magandang karanasan at kalagayan yan. Dahil tandaan niyo po that envy is the worst
sin, pinakamasamang kasalanan ay ang inggit. Bakit? Because it is counterproductive and it is no fun. We do not get any joy and happiness out of it. Tingnan niyo po, pag-inggit po kayo, wala kang nakukuhang magandang bunga. Pag-inggit ka, wala kang tuwa at wala kang kapayapaan. Kung inggit ka man, magdasal ka na makita mo sana na ikaw din ay pinagpala. Sapat na ang mga grasya na pinagkakaloob ng Diyos sa iyo. Umaapaw ang grasya ng Diyos sa iyo. Wala ka dapat ikainggit. Gusto mong maging payapa? Palitan mo ang iyong inggit sa pasasalamat.